Good afternoon, guys. Magandang hapon, mga katrupas. Welcome to my channel, Katrupas Vlog. Ang gagawin po natin ngayon, mga katrupas, ay mag-kwintuhan lang po tayo sa tungkol sa kung ano-ano lang nang ma-kwintuhan lang tayo. Kaya bago tayo magsimula, mga katrupas, ay intro muna tayo. Music, pasok! Everybody fucking drunk! Hi guys! Welcome back, guys! Bago po tayo magsimula, mga katrupas, ay shout out ko lang muna si Renato Tigbawan. Shout out sa iyo at kay Kolaki TV. Yan. Shout out po sa inyong dalawa. Mga katrupas, bago po lahat, sa hindi pa kakilala po sa akin, ay ako nga pala si Mario Timon. Yung FB ko po is Jit Timon. Jit na lang ang nilagay kong pangalan sa FB ko. Para po maiba naman. At ako po, mga katrupas, ay nag-aral po. Pang ano po ako, mga katrupas? Pang walo po ako na sa aming magkakapatid. Sampo po kasi kami. Kaya pangwalo po ako. Dalawa lang po kaming lalaki. Yung lalaki po mas matanda sa akin ay ano siya, pangatlo. At ako naman ay pangwalo. Tapos nag-aral po ako ng elementary dito po sa aming probinsya, dito sa aming barangay, mga katrupas, sa barangay Maslog Elementary School. Then pagkatapos, wala po kaming high school dito sa aming barangay. Kaya doon po kami sa kabilang barangay nag-aaral po ng high school sa barangay Bitanhuan, Baybay City, Lite. Excuse me po. At ako po ang kauna-unahang naka-aral ng high school po sa aming magkakapatid po, mga katrupas. Kasi po yung iba kong kapatid, yung pito, ay hindi po nakapag-aral ng high school. Dahil po kasi sa kahirapan namin, sa dami ba naman namin, mga katrupas. O tapos wala ka, yung magulang ko po, yung nanay ko, ang hanapbuhay lang po nila dati is yung magagawa lang po ng banig. Tapos yung tatay ko nasa bukid lang po. Kaya hindi po sila nakapag-aral. Ako po ang unang nakapag-aral ng high school sa aming magkakapatid. At sa awa ng Diyos ay nakagraduate po ako ng high school. Then sumunod yung dalawa kong kapatid, nagkaaral din sila ng high school. Silang dalawa nakatapos din. Tapos, mga katrupas, nung nag-graduate po ako ng high school is 1998-99 po. Then dumating yung fiesta po sa amin, June, umuwi yung mga kapatid kong dalawa. Galing po sila sa Maynila. Tapos, meron po kami kasing mga utang, mga katrupas. Kaya, sabi ng kapatid ko, Loy, pagkatapos na pista po sa atin, ay kasama ka para po mabayaran yung utang natin. Nawa naman ako sa kanila dahil hindi nila mabayad-bayaran yung utang po namin. Magkano lang naman ang sahod ng katulong po sa Maynila dati? 1.5 lang po ang pinakamalaki, mga katrupas. Kaya hindi talaga nila mabayaran yung utang namin, magpapadala pa po sa amin sa probinsya. Kaya niyaya ako ng kapatid ko na isama sa Maynila pagkatapos na pista sa amin. Tsaka ano, mga katrupas, nung pagkatapos na pista po, mga katrupas, ay yun, sumama po ako sa Maynila.
June po kami umalis sa amin mga katrupas. Then matagal akong nakatambay dun sa Maynila. Tagal akong nakapasok ng trabaho eh. Siguro mga December mga katrupas. Tapos ipinasok ako ng kapatid ko ng guardia o guard. Tapos dati po is wala ka pang kahit wala kang trini basta't mayroon kang 1,000 mayroon ka na pong lisensya o license ng security guard. Kaya kagustuhan ng kapatid ko talaga na makapasok ako ng trabaho para makatulong ako sa aming utang. Yun, nagbigay siya ng 1,000 sa kaibigan namin, kaibigan niya. Tapos yun, nilakad hanggang sa meron akong lisensya. Nakapasok po ako ng guard mga katrupas 1999 December po. Unang duty ko po doon sa may Tanay Rizal mga katrupas. Doon po ako naka-assign. Isang bakanting luti po, 24 hectares mga katrupas ang binantayan po naming luti. Then 9 na buwan po ako doon. Then pagkatapos umuwi ako sa probinsya, nagbakasyon na naman kasi pista. Pagbalik ko po is doon na naman ako na-assign sa may Tomas Morato mga katrupas sa Maynila pa rin, isa pong restaurant. At yun, naging 11 months ako doon. Welcome back guys mga katrupas. At nung yun, naging 11 months po ako ng guard doon sa may restaurant. At tapos nung na-expire na yung license ko 2003 po, natambay na naman ako mga katrupas sa Maynila. Nag-apply po ako ng SM. Hindi direct ng SM, hindi, parang agency. Nag-apply ako doon. Tapos sa awa ng Diyos naman, natanggap po ako. Na-assign po ako sa SM Sukat po mga katrupas. Then pagkatapos po is 6 months lang yung kontrata po mga katrupas. Kaya pagkatapos ng 6 months wala na naman. Pero na bayaran na po namin yung utang namin nung nag-guard pa po ako. Kasi sinabihan ko po yung inutangan namin na hindi na niya patubuan yung utang namin basta hindi namin paabuti ng December. Matapos na po yung utang namin. Kaya yun, natapos din sa awa ng Diyos. At nang doon na tayo po sa doon sa may nagtrabaho na ako ng SM, 6 months lang po hanggang sa next na na po ako na Indo o finish contract po mga katrupas. Tapos nagtambay na naman, nag-apply na naman ako ng mga katrupas, nag-apply na naman ako ng garments po. Yung sa awa ng Diyos, nakapasok din ako 8 months po. Yun, hanggang sa pagkatapos, natambay na naman ako mga katrupas sa Maynila. Hanggang sa dumating yung time na tumawag yung kapatid ko na nagkasakit na yung nanay ko. Tapos, yun. Umuwi po ako mga katrupas nung namatay yung nanay ko mga katrupas. 2008 po. Nung umuwi po ako noong 2008 mga katrupas, hindi na po ako nakabalik sa Maynila. Nandito na po ako sa aming probinsya. Tapos ayun na, nung namatay ng nanay ko noong 2008. Tapos kinuha ko ng aming barangay kapitan bilang isang barangay maintenance po ng mga ilaw. Excuse me po. Maintenance po ako ng mga ilaw katulad ng street light po. Yun, naging maintenance po ako hanggang sa dumating yung time mga katrupas na dumating yung barangay election. Yun, dami kasing mga mga katrupas, dami ko kasing mga supporters na gusto nilang tumakbo ako bilang isang barangay kagawad mga katrupas. Kaya yun, napilitan po akong tumakbo
kasi ang daming supporters ko po na gusto talagang patakbuhin ako. Wala po akong partido po nung time na yun. Independente po ako, mga katropas. At sa awa po ng Diyos, mga katropas, talo po ako. Pang siyam lang po ako, kasi pito po yung barangay Kagawad. Pang siyam lang po ako, mga katropas. Hanggang sa, yun, natapos na yung eleksyon, kinuha na naman ako ng aming barangay kapitan bilang barangay maintenance pa rin. O kinuha ako uli. Pero dinagdagan na ako ng sahod, mga katropas. Dati kasi 500 lang po nung isang buwan ko. Tapos nung kinuha ako, katapos ng eleksyon, kinuha ako barangay maintenance din po ng electrician. Naging 1,000 na po ang isang buwan ko. Hanggang sa dumating na naman din po yung barangay election. Kinuha na po ako ng aming barangay kapitan bilang barangay Kagawad sa partido niya. At sa awa po ng Diyos ay nanalo po ako, mga katropas. Pangatlo po ako sa overall na barangay Kagawad po. Pangatlo po ako. Ay hanggang ngayon po ay naging Kagawad pa rin ako hanggang ngayon. Tapos dumating yung isang tao na yaya sa akin o nag-inganyo sa akin na mag-YouTube. Si Chuyan Stevie. Siya po ang nag-inganyo sa akin na pumasok sa YouTube. Kaya ayun, pumasok po ako sa YouTube hanggang ngayon po. Yun po ang kwento sa aking buhay, mga katropas. Hanggang ngayon po ay barangay Kagawad din po ako. Barangay Kagawad pa rin ako dito sa aming barangay. At nag-YouTube din ako. Hi guys! Welcome back! Sana po, mga katropas, hindi po kayo magsawang manood sa aking mga video po. Sana po lagi kayo nakasubaybay at lagi kayo nakasuporta sa aking channel, mga katropas. Sana po lagi kayong nanonood sa aking mga video. At please po, subscribe naman sa mga hindi pa nakasubscribe. At pindutin ang notification bell para piliin nyo po yung all para updated kayo sa lahat ng mga bago kong videos, mga katropas. At maraming salamat po sa inyo. Sana po hindi kayo magsawang sumuporta sa aking channel, mga katropas. At sa muli na naman natin pagkikita, mga katropas. Paalam, mga katropas. Thank you for watching. Maraming salamat po sa panonood at pagkikinig sa aking kwento ng aking buhay.